Good day mga ka-sports natin dyan. Phenom Superstar Araiza Valdez team winalis nga ng Cherry Tigo matapos nga na na-straight set sila sa score na 25-18, 26-24, 25-23. Hindi man lang nakaisang set ang kupunan nga ni Araiza Valdez. Ano-ano kaya ang mga naging dahilan mga ka-sports kung bakit humina ang Cream Line sa kanilang laban ngayon? Mukhang napaghandaan sila ng Cherry Tigo o sadyang inalat nga sila? Narito mga ka-sports, ating sisilipin at aalamin ang iba't ibang dahilan kung bakit sila tinalo ng kupunan ni Chiang Abby Marano. Alam naman natin na ang Cream Line ang defending champion at ang Farm Fresh Foxes ay tinalong nila, subalit nga ang Cherry Tigo naman ay tinalo ng Farm Fresh. Pero pagdating nga dito sa laban nga ng Cherry Tigo kontra nga sa Cream Line ay mabilisan nga silang tinalo ng Cherry Tigo. Alamin natin ang buong detalye kung bakit saan sila nagkulang at natalo sila. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na! History nga to pagdating sa PBL sapagkat alam naman natin na sobrang tagal nang tinalo ng Cherry Tigo ang Cream Line. Noon narito pa itong si Jaja Santiago. Pero ngayon kahit wala si Jaja Santiago ay napatiklop nga nila ang Cream Line Cool Smashers. Narito na ang iba't ibang dahilan kung bakit natalo ang Cream Line ng Cherry Tigo. Unahin na natin dyan ang ating Phenom Superstar Araiza Valdez. Si Araiza Valdez ay isa sa mga pinakamagaling at palaban na volleyball player nga at star player at team captain nga ng Cream Line Cool Smashers. Subalit nakakalungkot isipin dahil nga hindi masyado siya nakahataw at ibinangko nga siya ni Coach Sherwin Mineses. Nawala nga ang tinatawag natin na clutch queen sapagkat nga nakababad na siya sa bangko. Maraming nagsasabi na wala na daw masyadong tiwala si Coach Sherwin Mineses kay Araiza Valdez at medyo humina na raw ito. Yan. Subalit para sa akin, kaya natalo ang Cream Line dahil nga wala silang team captain sa loob ng court. Wala sa kanilang magpapalakas ng loob kapag sa gitgitan na ang laban or gipitan na score. Alam naman natin na halos dikit nga ang score sa second set at third set, subalit nasulot talaga to ng kupunan ni Abby Marano. Kung nariyan si Araiza Valdez, maaari sana na malaki ang kanyang mabibigay na moral support sa kanyang mga ka-teammates. Pero gayunpaman, talo talaga sila. Dumako naman tayo sa pangalawang dahilan kung bakit sila natalo, walang iba kundi ang kanilang setter na si Kyle Negrito. Usap-usapan talaga ngayon at nag-trending nga sa mga social media platform na ito daw si Kyle Negrito ay to the Mars, to the Moon na daw ang mga set. At medyo hindi na rin nagagugustuhan ito ng kanyang mga kako-teammates ayon niyan sa mga usap-usapan dahil nga sa mga set daw ni Kyle Negrito na mga alanganin. Hindi daw maganda ang pagkakabato ni Kyle Negrito ng kanyang set kung kaya hindi nakakahataw ng gusto ang kanyang mga quick attacker. Hindi nga maka-score-score si Sirisa Sato, maging si Bea De Leon, Pangspanaga ay bibihira mabanggit pangalan. Halos wala rin sila masyadong naging ambag nga pagdating nga sa kanilang department. Mahina talaga mga ka-sports ngayon ang mga middle blocker nga ng nasabi nating Cream Line at nalulusutan nga sila. Higit sa lahat mga ka-sports, ang problema daw talaga ang itinuturo, hindi lang si Kyle Negrito dahil ito nga ang pangatlo na dahilan, ang kanilang ang libero. Kitang-kita kasi mga ka-sports natin dyan na halos nahuhulugan nga sila madalas ng bola, hindi gaya nga ng Cherry Tigo na talagang nagtrabaho ng gusto si Jennifer Nierba at hinahabol niya ang bola kahit nga mag-dive siya. Pero pagdating nga dito sa Cherry Tigo ay talagang iba ang kanilang kumpiyansa at ang Cream Line naman ay mukhang nagpapabaya lang talaga sa bola kung kaya problema pa nila ang first ball kung kaya hindi rin makaset ng maayos
lumabas itong si Negrito. Ito na nga ang sinasabi ng karamihan, pagpangit ang first ball, shock tayo dahil hindi naman ganoon kagalingan daw si Kyle Negrito, kung kaya alanganin rin ang kanyang mga set. Dumako naman tayo sa pang-apat na dahilan kung bakit sila natalo ng straight set. Ang kanilang coach ang tinuturo naman ng mga netizen, si Coach Sherwin Meneses. Ang head coach daw na si Meneses ay hindi raw nakapagbalasa ng maayos sa daming mga players nito na mga magagaling ay hindi daw masyado naggamit. Lalo higit sinisisi na naman si Sherwin Meneses ng karamihan sapagkat nga mukhang hindi niya raw nararamdaman ang kanyang mga players na medyo daw sumasablay na. Ibinabad nila ng husto ang mga ma-error at talagang hindi pinapalitan masyado. Yan ang karamihan na sabi ng netizen. Subalit ang nakikita ko talagang dahilan kung bakit sila natalo itong number 5. Naging confidence talaga sila at baka na overconfidence talaga ang Creamline Cool Smashers dahil nga tinalo ng Farm Fresh ang nasabi nating Cherry Tigo at baka raw minaliit na nila ang Cherry dahil nga na straight set nga ang nasabi nating Cherry Tigo ng Farm Fresh. Pero ito ngayon ay kabaliktaran sa kanilang salpukan ngayong araw dahil nga ang na-straight set ang Creamline Cool Smashers. Mukha talagang pinaghandaan sila ng husto at ang Cherry ay talagang gustong gusto manalo. Subalit ang Creamline ay ginulat nga sila ng kupunan ni Abby Maranyo at hindi nga halos makaporma ang Creamline. Gayunpaman, isang talo pa lang naman ang Creamline at sure tayo na pasok nga sa Final 4 ang nasabi nating Creamline Cool Smashers. Abangan na lang natin ang pagbawi ng Creamline Cool Smashers sa mga susunod na laban. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless. Oops, syempre, mag-commenta rin kayo sa baba kung ano-ano para sa inyo rin ang dahilan kung bakit nga natalo ang Creamline. Thank you so much. God bless.